Radio Maria brings you LCSC On Air, Mainstreaming Catholic Lay Evangelization. Sabay-sabay natin palawakin kung paano kilalanin si Kristo, isabuhay si Kristo, at ipamahagi si Kristo mula sa mga laiko para sa mga laiko. Let us all meet Christ, live Christ, and share Christ. Tayo po ngayon ay nasa presensya ng ating Panginoon. Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay magdasal. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Panginoon, kayo po ay napakabuti. Nandito po kami ngayon sa Alaminos para kami po ay kapayang i-interview ang ating bishop po dito sa Alaminos. Salamat po sa pagkakataong ito, sa lahat po ng opportunities na binibigay niyo sa amin. Kayo po ay talaga ay napakabuti, napakadakila. Panginoon, nagdadasal po namin na sana po gamitin niyo po kami para maging messengers ninyo sa gusto niyo po ipamahagi namin sa aming mga tagapakinig sa hapong ito. Lahat pong ito, inaalay namin sa inyo. Tinataas po namin ito, dinadasal sa ngalan ng anak na si Jesus. Amen. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As it was beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Magandang araw, brothers and sisters. Muli po, ito po si Brother John sa LCSC. Kasama ko si Brother Dennis. Sige, magandang hapon. Good afternoon ka, bro. Magandang hapon, mga tagapakinig ng ating programang LCSC On Air dito sa Radyo Maria. Yes, at nakita natin sa video kanina, Brother Dennis, maaga na naman tayo nagising. Oo. Para kay Lord, para isulong ang ating mission. And we are... Ako, layo, pero masaya. Meron akong clue. Ano yan? Dito daw yung maraming islands. Yung 100 and more. Oh. Ayun. Welcome, brothers, sisters. We are here in Alaminos, Pangasinan. Yes. Nako, nakikita nyo po, brothers and sisters, mga kapatid sa pananampalataya. Kasama namin ngayon ang tatay. Oo, ang tatay. Po. Okay lang po bang tatay, Bishop? Sabihin namin na ang tatay ng Alaminos. Hmm. At we are so honored and privileged. Maraming salamat po at kami ay na pumasok sa inyong tahanan dito po sa Alaminos. We bring you Bishop Rick Bacay. Good afternoon po, Bishop. Good afternoon, John and Dennis. Thank you for having me in your program. Magandang hapon sa inyong lahat at sa mga tagapakinig ng ating programa. For Live Christ, Share Christ. Opo. Sa Radyo Maria. Radyo Maria. Uh-huh. Opo, welcome po. Welcome po, Bishop. And yun nga po, kanina off-air, mga kapatid, pinag-uusapan namin. Ang ramdam, the warm of the place, speaks about the warmness also of God's presence dito sa Alaminos. Mainit po. Mainit kahit saan ata. Mm-hmm. Totoo nga. Mas mainit dahil sa nandito kayo. Mm-hmm. At ang usaping sa ating mga tao ay umiinit ang pagbibigay halaga. Totoo po. Sa mga ating mga kasama, kasapi at kaugnay sa pananampalataya. Amen. Amen. Amen po, Bishop. Bishop, napag-usapan po natin kanina off air, dalawang taon po. No, dalawang taon po kayo dito sa Alaminos. Before Alaminos, Bishop, saan po ang unang assignment? Dati po akong auxiliary bishop sa Tugigaraw. Tugigaraw. Naging bishop ako noong 2007 at doon po ako nanilbihan bilang assistant ni Bishop Talamayan. Yes. And then later on, yung present bishop, Bishop Utleg. Apo. Hanggang ako'y nailipat dito sa Alaminos na nung 2016. May 4. Kaya nung last May 4 this year, uy, sakto. Ay 2 years ko. Two years. Nagbilang isang obispo kung noon, auxiliary, ngayon ay tinatawag ay ordinary na. Yes. Oo. Extraordinary. Extraordinary. No, it's ordinary. Ordinary na. Ordinary na. Okay naman pala. Dalawang taon pa lang. How was it? How was the first... When God called you to... Di ba? Alam naman po natin, the calling is from God and you are gagawin talagang tatay ng Alaminos. How was it, Bishop? Well, it was not easy for me to say yes when the Holy Father called for me because I've been an auxiliary for
almost like 9 or 8 years already. So when I was called 2 years ago, I was ready to say yes. But I didn't know. Hindi ko po alam na ang pupuntahan ko ay Alaminos. Hindi ko rin alam kung saan ang Alaminos. Ah, ganun po pala. Maging first time ko po yun. Yung una kong pagpunta rito, na obispo na ako, ay yung unang pagpunta pa lang sa yes. Alaminos. Kaya nakatuwa dahil umuo ako na hindi ko alam ang esposa ko. Ah, galing po. Ano? So, umuo ako na hindi ko alam ang aking diocese. Mm-hmm. Pero napauo ako dahil saan pa ang napunta ang aking mission kundi yes. Pagtulong nga sa simbahan na ibibigay sa atin ng ating Santo Papa. Amen. Na pagsilbihan. So, yun po. Na po. At tama po kayo, tatay ang aking motto. Opo. Pater Benignus ad Omnes. Kaya yes. Tatay talaga okay. Ang ating. At nung una kong tinanggap ang pagka-obispo, eh, malaking bagay ang kahulugan niyan sa akin dahil nung pinaliwanag sa akin ng nuncio yes Filoni pa noon si Filoni ay naipaliwanag niya yung pagkakaiba ng isang obispo bilang tatay mm-hmm. at pare na kaibigan mm-hmm. ng marami okay so sabi between these two ay you are being called not only as a friend but also to be a father. Uh-huh. And there's a big difference between the two. Yun nga po ang tanong ko. What is the difference? Pag sinabi sabi niya ang pagkaibigan, madali dahil mahal ka nila kasi eh. Yes. Pero pag ikaw ay maging bispo, maging tatay, ay tinatawag ka ng Diyos na maging manilbihan sa taong kahit hindi ka mahal. Ah, okay. Para so, deeper sense of love no, sa pagsaserve. Oh, because ganun. When you only love those who love you, well, that's good, but it's not enough. The demand is more than that. May party pa na, paano naman yung mga hindi nagmamahal sa'yo? Oh, kaya, mamahalin mong babae, ito pa. Pero being a father, you must be inclusive. Opo. Ah, galing na. Kaya, napakaganda. Sabi ko, ang ganda na lang. Gawin kong motto ko ngayon. Totoo po. Naging tatay kayo. Kaya yung sinabi mo, kaya yung tatay ba? Oh, okay yun. I'm comfortable with that. Oo nga. Tatay. Because, tatay Rick. You know, when you are a bishop, when you are a father, especially I have in mind now mga priest, no? Yes po. I have to care for and attend to them. Uh-huh. And to all. Not only to some. Not only to those who are good, not only to those who are serving, yes. But even those who feel that they are, feel some reservations with the authority, yes. Are not comfortable with the office. Opo. I still have to kailangan get po. Out of my way to attend to them. Nako. So napakaganda. Ay, pwede mong palakihin yun, hindi lang sa kaparehan, kundi sa lahat, pati laiko. Pati po yung talagang... Lalong-lalo na ang like ko. Yes. Lalong-lalo na yung mga taong hindi nakikialam sa iyo. Totoo po. Ito po yung tunay na pinapastol natin. Opo. Ito yung lalo na yung mga kabataan. Ay. Oo, yun. Papasok na po dun yung hamon, na? Oo nga. Na dapat... Malaki po ang kabataan ng diocese. I think every diocese in the Philippines has a good number of young people. Yes. In the church. Yun nga po. Well, geographically speaking din naman, Bishop, di ba po? Palagi po sinasabi, I'm also part of the parang plan sa Tarlac. If you see the population, you can imagine the biggest bulk ng population natin is the youth talaga. Always. Eh. So, palagi nilang sinasabi, kung ano yung ginagawa natin ngayon, ang kabataan ang... makikinabang, no? Buti na lang, Brother Dennis, kabataan pa rin tayo. Oo, mukha nga. Buti na lang, pabata-bata. Buti na lang matanda sa atin si Kuya Mark na 1 taon. Oo nga, dyan si Kuya Mark sa likod ng camera. Bishop, when we pass by, kasi po, di ba, from Tarlac, so the first Pangasinan town is Mangatarem. Mangatarem. So,
yung pong diocese niyo starts from Magadaren, yes, pa, until no? Infanta, which is near Zambales already. So you can imagine how the diocese is not that big, but it belongs to a very big province. Ah, yes. Pangasinan is a big province. Yes, in fact, that's the reason why it's divided into three. Urdaneta, Lingayen-Dagupan, yes. And now this place, Alaminos, which has only, like today, 21 parishes. 21. But the area is big because it covers from Mangatarem up to Infanta. Yun the whole of the western part of Pangasinan. Yun nga, kaya malaki. When we visited Alaminos before, you could imagine, Brother Dennis, no? At kami, sabi ko nga, Bishop, kami po'y nagpapasalamat. Remember when we had the mission for the entire month, nagkaroon tayo ng Life in Christ seminar dito. Sa mga surrenderies. Oo. With Brother Jess. Opo. Yes. Ang ano nun, walang signal. Walang signal ang phone. Pagpasok namin sa isang barangay, talagang walang communication. But you could imagine the warmness. Again, the warmness of the people. Na pagpasok mo doon, nandun sila. They're waiting the proclamation. The word of God. Nandun sila. Yeah, kamusta po naman ang mga ano natin? Yung mga yun. The people here are very religious. Okay. And they have all the elements of the old traditional Catholic Church. Mm-hmm. Talaga na pa-practice po. It's a remote place. But it's now enjoying the slow but very clear growth, economic growth of this place. Yes. Medyo maangat. Sumasabay naman po ang simbahan sa growth ng economy. Maganda dito dahil at least the mayor and some politicians and those who are working for the government are working closely with the church. Sana po ganun every Bishop. Sana lahat ng ganun na diocese. Mm-hmm. We've been to different dioceses and you could imagine. Mamaya pag-uusapan natin sa isang segment the 'di ba yung trials and of course the hindrances, showstoppers ng ating mga kaparian sa mga ganyan o sa diocese. But sana we pray sa mga brothers and sisters patuloy-tuloy tayo magdasal na sana 'di ba in partnership palagi walang hati 'di ba so yun lang sana para magkasundo ang lahat. Mag-break muna tayo. Mag-break na muna tayo, Brother Dennis. Okay, babalik po ulit ang LCSC on air dito sa Radyo Maria, bringing Christ into your home. Okay, magbabalik po ulit tayo dito sa LCSC on air, dito sa Radyo Maria, bringing Christ into your home. Muli ito po ulit si Brother Dennis, kasama si Brother John. Yes. And guest po namin si Tatay Rick, ng Bishop ng Alaminos. Opo. Ayan. So ito po, kayo na po, napag-usapan namin yung about dito sa diocese ng Alaminos, about the services, lahat ng mga ginagawa dito. And now we'll be talking about Tatay Rick as a bishop dito sa Alaminos. Tatay Rick, ano po, kamusta naman po as a bishop po dito sa Alaminos? Kamusta naman po yung services? Simula po nung ako'y naging obispo dito, kinatuwa ko po yung kanilang pag-imbita sa akin na ako mismo magbigay ng retreat nila ng kaparian. Okay po. Kaya ako naman, hindi yun ang aking forte. Yes. Pero dahil nga ito yung aking unang pakikiisa sa kanila, opo, ay tinugunan ko po yun. Opo. Kaya nung unang retreat namin, ako yung nagbigay sa kanila. How many priests do you have? Well, about 45 to 50. Depends on whether they're all around. No? Okay. Or, some of them are studying po. May mga ganun po, no? Or naka-leave. May isang pari ngayon na pinadala ko sa Germany. May isa sa Rome na nagiging vice rector doon dahil inimbita po siya ng Cardinal ng Manila para tumulong po sa Kolehiyo Filipino. Wow. Meron ding pari na pinadala namin sa Vigan para tumulong din doon sa paghubog doon ng mga ating magpapari, mga seminarista. Seminar. And yung iba na sa States for health reason. Yes. And some are in Manila. Opo. For talagang kalat sila, Bishop. Pero majority
are here working at this in our parishes and schools. Ah, okay. So, meron pong mga parish priests, yung may parish we have priest, 21, di ba po? Full yun, yung 21 mm-hmm. parishes. Opo. Some have assistants, some have one, some have two. Malalaki, ano po. Pag marami parishioners. It's good, ideal number. Oo nga not po. Too many, not few. Oo, just the right number for me as a first timer na ordinary bishop. It's a very ideal place, size, and number of priests. Kaya nga po, we talk about the numbers of the priests, no, Bishop? May mga nakausap din tayo. Let's segue tayo ng konti. Let's talk about the, sabi nga, new evangelization. The church is a missionary church and we go out of the building itself and we proclaim God's word, di ba ganun nga? And we talk about the clergy. Pag mga ganun, you can see the busyness of the clergy. Talagang everyday yan. Tapos 24/7 na. Pwede natin sabihin yun, Bishop. Talagang nandun sila. But still, kulang po ano? Kulang. Pero ngayon, dahil nga sa ating simbahan sa Pilipinas, ay binuksan naman ang ating simbahan sa laiko. Yes. Malaking bagay yan. Opo. Kahit na may masabi natin kulang ka pa riyan, kung okay naman ang mga ating laiko sa pagkikisama at pagkikilahok sa simbahan, madaling matugunan yung pagkulang ng kapareyan. Yes, totoo po yun. Natutulungan yung trabaho. Natutulungan. Kasi may mga gawain naman na pwedeng gawain ng laiko eh. Of course. Pero pag ang simbahan, sinosolo niya, mga kapareyan, sinosolo, talagang kulang. Kulang po talaga. No? Pero kung i-recognize mo ang kakayahan ng iba, lalo na yung mga kabataan, madali pala at hindi mahirap ang trabaho. Totoo po. At hindi mo masabing konti ang kapareyan. Because everybody's working. Everybody becomes part of the lahat gumagalaw. Pero ngayon po, we can say that everyone is moving dito I sa ating diocese. Sa Pilipinas, yun ang trend natin. Yes. Lumalakas ang movements, lumalakas ang mga groups opo. Na nag-aling sa laiko. Yun ang, I think, that's where we are benefiting from these movements. Yun nga po. Kaya we are, sabi ko nga, buti na lang, we are part of, yun nga, LCSC movement and exactly. The movement, the Live Christ, Share Christ movement is a very good example of what I'm saying. Yun nga po. With you, life is in the church is challenging but is easier. Yeah, totoo po yan. At nandito kami para isulong ang sa May 14 para. Hindi, iba pala. Malapit na po. Iba pala yan. Pero isulong, hindi lang yung May 14, kundi yung pananaw ni Santo Papa sa mga ganito na dapat buksan natin ang pintuan ng simbahan sa mga laiko. Amen. Yun ang kailangan. Hindi lang dito. Dito ginagawa na, pero sa buong mundo dapat. Yes. Dahil ang pagkabanal ay hindi lang para sa mga magpapari. Hindi lang sa pang magmamadre, sabi niya. Kundi para sa lahat na nabinyagan. Alam niyo po, Bishop, siguro po, isa rin dahilan kung bakit tayo, mga Pilipino, nag-spearhead ng evangelization na to kasi kahit saan, nandun tayo eh. Mukhang yun ata ang mission natin. Of course. No, yung mga Pilipino. Kasi kung isipin mo, no, maglilimang daan taon na. 500, that's 2021. Totoo at po. Magandang pagnilayan po ang anong ibig sabihin ng 500 years after. Ang para sa akin, pag tinatanong ko niyan, sana lumabas na tayo. Amen. At nandun na nga yung iba. Kaya so wala pang mga systematic way of teaching others in nga faith. Nga dahil nandun sila sa labas para sa trabaho. So siguro pwede nating isama yan sa ating mga programa na yung mga mag-abroad, sana makasama natin ng maging evangelizers. Kasama po eh, no? Whether they like it or not, dala-dala nila yung 500-year-old faith nila eh. Hinahanap-hanap po eh.
Sabi, 'di ba sabi nga Philippines is the light of Asia. No? Kasi pag ganyan nakikita nila eh, tayo na lang nga po yata ang talagang malaking population ng ano eh, ng Catholics all over. Yeah. Pero 'yun ang challenge sa atin. Ang daming migrants. Yes. And migrants, instead of looking at them as a problem, is a potential agents for renewal. Amen. Apo, totoo po yun. In terms of a global evangelization. Oo nga. Amo. Pero sa ngayon, ako, kaya ko lang hanggang dito. Pero pag may mag-iimbita po kami sa Amerika, sabihin nyo lang. Pero yung pagiging universal and global way of ministry, hindi naman ibig sabihin alis ka eh. O pupunta ka dun eh. There are other ways. Kundi yung pananaw. At ang pagpanibagong buhay ay hindi lang yung maging myopic ka o maging sa grupo mo lang. Centered. Oo, kundi centered. Paglalawak o paglalaki ng inyong ginagalawan. Mm-hmm. At ang pananaw ay sana mas lumawak. Para sa akin, dun sa hindi lumalabas na magiging migrant worker, ay pwedeng maging missionary in that sense. Na hindi ka lang maging kayo-kayo o kami-kami mentality. Kundi kahit di mo kilala, estranghero o ano, ay kailangan ay panilbihan. Mm-hmm. So that I should be a good way of helping our brothers and sisters in the church in terms of embracing the challenge of being missionary. Mm-hmm. You don't have to go out. If you go out, good. But if you don't, like you, gusto mo dito lang ako. Itong ginagawa mo, missionary na yan. Mm-hmm. Itong ginagawa natin, lumalabas tayo sa mga comfort zones natin. Yes. That I think is a good mark of what the Holy Father is asking of us to be a missionary. Yes. Diba? So, amen to. Okay lang amen. Na, dyan ka lang. Dito lang po ako. Dito lang ako, Bishop. Pero naalala ko pa rin, ang sarap ng pagkain dito sa Alaminas. Nung andito, nung nagsiserve sila, sabi ko, ayos po. But, Bishop, you can imagine, di ba, we talk about evangelization. For example, kasi sa amin, Father, may reshuffle na eh. So, tapos sa amin. Sa inyo po, tapos na rin tapos. Po. Ano? Is it one of the... palagi niyong pinag-pray na sana ma-overcome yung challenge. It's one of the challenge, di ba? Every time you change parish, priest, or something, di ba po? Lalo yung mga kaparehan, it's not easy. You know, I was also subjected to that experience. Hindi madali din yung mag-pack and unpack. Totoo po. Hindi madali yung dito ka, tas you grow with some friends and then you suddenly move out and start building new again. Relations. Hindi po madali yun. Mm-hmm. But that's what we are. No, we are missionaries. We cannot just stay in one place. We have to move and go to where we are sent. Totoo po. Minsan, ang isa raw pong rason sabi nila is sabi nga, mission eh. Mission. If you stayed in one place for a very long time, you will be attached. And ayun, suddenly, mabigat na, di ba po? So, better. Although by practice, or sabihin natin by rule or policy, the church would always support the stability of priests. Of course. But the law also provides the space for, attending to that psychological need of helping somebody by assigning him a new post. No? Para siya he will grow and not to become stagnant in a particular assignment on account of attachment and yes. So ang CBCP actually was the one who helped us to provide the 6-year term. Okay. So hanggang talagang 6 lang. Legislated. Oh. Okay. Dati po, minsan, wala. Nung depende. Depende rin sa bishop. Okay. Pero kayo talaga, stick kayo ng 6. Conference, if you ask the opinion, 6 years ang 6 years sinagest. Po talaga. So, we adapted that. Yun nga. So, inadapt namin sa diocese ng Alaminos ang 6-year term for a priest. Pero may preparation sa bishop. Hindi po pwedeng, di ba po? Kasi sasabihin mo, dapat
one year pa lang, sabihin mo, oh, next year, ganito na kayo. You have to groom them na. Kasi, yes, yes. Whether sugo tayo, sugo ng Diyos talaga, ang mga kaparian, tao pa rin sila, meron pa rin silang ganyan na, ha, malilipat na ako. Naku, hindi lang, hindi lang sila, pati mga tao. Yes, totoo po. Din sila. Ano ko, alis na si Father, paano na yan? Ano kayo papalit sa kanya? There's always the question, no, Father? What is sabi, the first? They will always demand performance. Yun ang bago mo. Sana so, mas... lalo na pag ang pari ng kinagisnan nila, ang pari na 6 years na kasama nila, and mabait, pasipag, naku, problemang malaki. Dahil sa nakasanayan nilang ganun. Oh, hindi lang yun, kundi naging kaibigan nila, naging close na. Sobrang close na. Kapanalig. And there's always the comparison, Bishop, no? Pero, they will compare. Know, when you become priest, you're expected to understand all that. Yun nga po, no? Pero on the part of the people, I already oriented them na sana tulungan nila kami na tanggapin nila yung mga paring bago. Mm-mm. Total, sabi ko, ang hinihingi nyo, pari, di ba? Opo, sabi nila. Hindi naman anghel. Totoo po. Totoo. Ito pong siguraduhin ko sa inyo, pari mo, bibigay ko sa inyo. O di, gumaan ang loob. O nga naman, hindi naman hiningi nyo, hindi naman singer, hindi naman doctor, hindi naman actor, hindi naman, pari. Di pari ang pastor. At para magpastol sa inyo, pari ang bibigay hindi namin. Hindi naman Superman ang hiningi nyo. Yan. Oh, diba? Maganda pala yun. Nakatulong po yun. Or eye-opener para sa kanila. Baka mali na yung thinking kasi. Nakakalimutan na. Nakakalimutan na sa sobrang, again, sobrang attached. But it's good also for, yes. But it's good also for us, please, to know that they expect much from us. Actually, Bishop, opo. Ako isa rin, isa ako sa ganun eh. Na talagang I expect so much from a priest. Kasi, kasi you prepared yourself for that. Mm-mm. So there should be in on the part of the people, for them they can think na there should be no reason for failure. Parang ganun ang tingin nila sa atin. Yan ang silence, Bishop. No? Parang itong isang pare na to, hindi to dapat magkasala. Hindi to dapat, alam mo yung basta maraming para sila expectation nila dahil wala, kultura yun eh. Yes. Kultura. Kaya malaking bagay din kung gusto mong maging pare, natanggapin yung ganong kultura. Yun nga po. Naalala ko minsan. Habang tinatanggap natin yun, namumulat naman ang tao na, ay, tao din pala sila. Yun nga po. Minsan yung isang, yung parish priest namin sa ano, mahilig mag-jogging. So every morning mag-jogging siya. Nagtataka ako, bakit pinag-uusapan? Uy, si Father, nagja-jogging. Sabi ko, ano naman po, nagja-jogging. Even to that extent, Bishop, may mga ganun na, ano yan, dyan lang sa loob ng sibahan lang. Siyempre, gusto, healthy yung gusto niya. Health, ano, whatever. Yeah. Anyway, ang sarap ng kwento. Ito na naman tayo. Oh, kailangan natin magpakaroon ng commercial break muna. Commercial break. Sige, magbabalik po ulit ang LCS on Air dito sa Radyo Maria, bringing Christ into your home. Brothers and sisters, nagbabalik po, LCSE on Air sa Radyo Maria, bringing Christ into your home. Nagbabalik tayo kasama po si Tatay Rick. Yan, ako nakita Tatay Rick na rin ako, Brother Dennis. Bishop Rick, pag-usapan, again, sabi ko, pag-usapan po natin ang new evangelization. No? Bakit pa tinawag na new evangelization? We've been in the Christian, Catholic Christians for 2,000 years, sige. At 5 taon na tayo, 500 na tayo rito. The evangelization is the same palagi. Bakit we call it new evangelization? Sa pananaw niyo po is... Dalawang beses nga ko nang narinig yung new evangelization. Yung una pa, nung PCP2, lumabas na yan. Yes, that's yan 220... Yung, methods and content. Yes. And synthesis of all these things na kailangan... magkaroon ng panibagong estilo ng pagpapahalaga at pagpapabahagi ng ating mahal na balita, no? Ng kaligtasan natin. So there is here a new approach when years later, no, we heard about the new evangelization na ang hamon naman ay yung kung paano mo ibahagi. Yes.
Kasi yung I think the challenge is how to attend to those who have left and have abandoned the church because they were hurt. Mukhang yun ang magandang tingnan din natin. These are the nominal Catholics or the lapsed Catholic? Not, yung mga ganun, mga lapsed, yung mga, hindi lang lapsed, yung nasaktan. Yes. Nasaktan. The so, hurt Catholics. the hurt Catholics. So, kasi yung una, unchurched. Huh? Mga unchurched ang nakikita natin. Okay po. Pero ngayon is those who have been hurt. When you say hurt, does it specifically pointing into parang mas may ini-expect ako sa simbahan pero hindi binigay o ganun po ba yan? I don't know, but in many ways perhaps for those who have out of eagerness have imposed doctrines on others. Ah, okay. Or imposed rules on others and would judge them according to those preconceived behavior. May nabasa sa Biblia, gusto nila, ganito ito. Dapat. Without knowing the doctrines or different teaching. Or even if they know and they are sure of the doctrines. But, you know, sometimes it is on how we evangelize. Ah, yes. Whether the truth is clear or not. It's in the way. It's the delivery. Bishop, no? Mm-hmm. So, tayo, lalo na yung mga nag-aral at master nilang ating mga turo. Epo. At pag in-apply mo po yan sa simpleng tao, kuminsan ay yung pag-apply natin, nasasaktan sila. Mm-mm. Dahil hindi natin inintindi yung pagtanggap nila. Yes. Medyo malalim at medyo maano ito. Ito ata yung problema ngayon. Actually. Na nakikita ko, personal na opinion ko ito, opo, na kay Santo Papa, kuminsan nakikita mo siyang medyo malambot sa mga usaping moral. Yes. Ano? Pero yung iba, nagtataka bakit parang hindi siya masyadong stricto. Pero ngayon, nakikita ko yung ibig niya sabihin sa new evangelization. Yes. Na new conversation pala. Yes. Mm-hmm. You know, you have to go into the world of those whom you like to evangelize, yes, before you tell them what doctrine you should teach them. Yes. So, importante dito sa new evangelization, yung person-orientedness. Hindi lang yung truth-orientedness or doctrine-orientedness. So, ano yun? We are not saying that we are changing, that we are changing doctrines. Still the that same. We are not submitting ourselves to truth. No, we are. But the manner by which we teach the truth is also important. Galing. Oh. Well said. Ayos. Di ba? Galing. Kahit nang tama ako, pero sungit-sungit ko naman, paano ka maniwala sa akin? Tama. Hindi ako makikinig. Napakaganda ng turo ko, ha? Pero galit naman ako dahil hindi mo alam. Tama. Or masyado pong jargons yung mga binibigay mo. Hindi na maintindihan, malalim na masyado. Hindi na ma-carry ng mga millennials. Pwede, no, di ba? Ay, mga ganun ba? So, when we speak of new evangelizations, we still promote the truth. Of course. But we make the truth appealing. And easy. Not something that will break their heart. Yes. Not something that will make them more confused and more guilty. Mm-mm. Because of the truth that we want them to know. Mukhang yun ang mahirap ngayon sa new evangelization. Going to their level. Or parang, or accompanying them. Yeah. And they, not necessarily going to their, yeah, except sin. Of course. So yun, because going to their level could be the way Jesus did, incarnational yun eh. Okay. But not to the point of committing also sin. Mm-mm. Ang point ng going is better is, you know, is being with. Kaya nga po. Accompanying, di ba? Meron po akong ma-share dyan. Kasi, di ba, sa youth. Mm-hmm. Di ba, they are leaders of the youth. Tapos, they have a different circle of friends. Ang ideal dapat, di ba, you bring your teaching na pagiging leader ka to the circle of your, outside, itong friends na to. Pero yung iba kasi, sila ang natatangay rather than sila ang tumangay. Which is, di ba, sabihin mo nang,
ako leader ako ng church. Pag pumunta ako sa isang circle of friends ko or ibang grupo ko, dapat kayo ang hahatakin ko. But ang nagiging iba kasi is pagpunta ko sa inyo, ako ang nai-impluwensahan ninyo, ako ang nagkakamali, ako na nagiging nagkakasala. May mga ganun eh. No? So, kaya nga sa kabataan, mahalaga yung tinatawag natin na formation. Yes. Para kahit saan siya masalang, kahit saan siya mapunta, yung kanyang core beliefs ay nandoon. Nandoon. Amen. At hindi sila yung magiging guide niya. Pero yung core beliefs mo should be accompanied by a good behavior. Amen. So that others will also like your behavior. And they will appreciate your truths if you are behaving well. Yes. Kaya, nga po. Yan ang new evangelization sa akin. Yes. Magkasama lahat yung kaalaman at ugali at pananaw sa buhay. Hindi lang yung pinag-aralan mo at yun na lang dala mo na hindi mo naman pinaganda yung ugali. Opo. So magkakasama pala yun. Mm-hmm. So that makes new evangelization very interesting. Alam mo yung new evangelization, akmang-akma talaga yan sa LCSC. Di ba? Makita niyo po, Father. Okay. No? Remember, si kakwentuhan niyo na before, si Brother Jess Lumbang tsaka si Brother, si Sister Nora, di ba po? Sa LCSC, you could imagine, everything diba, is discussed. Sabi ko, maalala ko, naku, ang hirap pala mag-outreach pag ganito na kukunti. Sabi ng nagko-comment daw yung mga kasama niya. At sabi ko kay Bishop ito para paramihan niya yung surrenderis. Alam ko, pagod kayo. Ang dami niyong kailangan na gawin at pumunta po kayo dito. Kaso, hayaan niyo na. Ang importante, bigyan niyo pa rin sila ng halaga. Yes. Kahit na isa o dalawa. Kahit isa o dalawa. Totoo nga, sabi niya. Totoo. Salamat siya sa akin na, nga, no. Yun. Kasi nasanay tayo na marami. Na output-oriented. Yung bang, kailan matapos ko ito? Kailangan itong number. Kailangan. So, sa new evangelization, magbabago po yung mas mapasensya ka. At yung pagkapasensya mo pala at pagiging persevering mo at magiging understanding mo, yun na pala yung mga ugali na kailangan sa new evangelization. Yes. Hindi lang yung dala-dala mo na katotohanan. Amen. Remember yung kwento ni Jesus, yung parable of the lost sheep. Diba, Father? Isa lang ang nawala. Kahit isa lang ang maibalik, okay na daw. It doesn't matter how many yung nagsimula. So, sabi mo, out of the 100, ang nakinig at pumasok sa atin is isa. Okay na yun. Let's do it again. No, Bishop? Yes. And that's the new evangelization. Yeah. And this is what we're doing. Naka, Bishop? I think that's what the Holy Father today is telling all of us yes. about what it means to be holy. When you are meek, humble. Amen. At ang sabi niya sa humble, hindi lang yung pagpapaba, kundi napaya ka. Yung na-experience mo, yung being humiliated. Yeah, rejected, humiliated. Sabi ko nga, ano? Then and only then can you speak of humility. Amen. When you are put to shame. Like, many of the apostles during that time, yes, they were hurt, they were put down, but what did Jesus tell them? Rejoice and be glad. So yun pala ang parang kanyang hamon sa atin ngayon. Kung kunin natin sa kanyang mensahe sa napapanahon, kung ano ang new evangelization, yun na tayo lahat. Lalong-lalo ng mga laiko, hindi lang pari at madre, although ngayong taon sa Pilipinas, binibigyang halaga ang mga manggagawa ng evangelization na bago. Itong mga pari at mga madre ay sana huwag kalimutan na para sa pangkalahatan po ito, lalo na yung mga tao na gustong magpakabanal. Yun. Ang marka daw ng nagpapakabanal ay yung napasensya. Ay yung nagpapakababa. At hindi mayabang, kundi kailangan tanggapin yung mga hirap at pait sa buhay. Yun ang tatak ng nagpapakabanal. Opo. Unlike before na
ang banal, dapat doon ka sa malayo, walang tao. Ganun. Ah, okay. Ito yung baliktad. Doon ka sa maraming tao, at nasasaktan ka, at nandun ka pa rin na nagmamahal. Mm-hmm. Yan. Amen. Yan ang matindi sa new evangelization na gusto kong ibahagi. Dahil, yun nga, ang aking mission na sana walang laglagan. Oo nga. Oh, naglalaglagan eh. Para lang maging banal. Walang laglagan. Crab mentality. Para ako maging banal, ayoko sa'yo, ayoko sa'yo. Hindi yun. Namimili. Ang banal sa pananaw ng napapanahon ay marunong kang akapin ng lahat. Akapin lahat. You embrace it. Kahit hindi mo kamukha. Mm-mm. Yun ang... Maitim man o maputi. Kaya... Pogi man o cute. Kaya hindi mo problema. Dapat ang itsura mo. Bibigyan ka ng itsura. Yan. So, in fact, marami pang nabanggit sa Santo Papa. Apo. Yung boldness, passion. Yes. And that, ito maganda. Dan dapat palagi kang nakakasama sa bukluran, sa community. Yan ang bagong hamon ng sa akin, ang pinagbagong evangelization. The renewed evangelization in the renewed leadership of priests and lay people. Of course. Would be seen in the desire with passion and boldness to go to heaven, not alone. Dapat may akay kayo. Dapat kasakasama ang mga kasapi. Huwag kang magsariling umakyat sa langit. Dapat may kasama ka. Dapat iniisip mo yung iba, hindi sarili mo. Amen. Ang ganda amen. Nun, ha? Amen. So yung mga, kung tuluyan natin, sagutin yung tanong, ano na ang new evangelization ngayon? Yun, sa akin. Yes. Na nakita. In fact, baka makatulong kung puntahan natin yung exhortation ni Santo Papa, nandun yung bago. May bago eh. Exhortation, oo. Yes. Pero yun lang gusto kong ibahagi ngayon kasi sa tanong na anong new evangelization, mukhang yun at ang kailangan. Na tayong lahat ay tinatawag na magpakabanal. At ang pagpapakabanal ay yun, marka ng pagpapakabanal na nasabi ni Santo Papa, ay yung mga nabanggit ko nga kanina, kasama na yung pagdarasal. Yes. At ito yung mga marka ng nagpapakabanal sa panahon ngayon na napakahirap. Mm-hmm. Kasi ngayon, yung naku, mas gusto nila mag-isa. Opo. Ha? Or it's more on the survival of the self rather than the whole. The whole, yes. Yun ang dangerous na filosofiya ng napapanahon na kaya nga may culture of death eh. Oy, DEATH. Amen. Oh, dahil nga gusto ko mag-survive. Alis kayo diyan. Yes. Biro mo 'yan. Hindi, ang bago ngayon, I want to go to heaven. I want to bring all of you. Mm-hmm. Ganun dapat. At kaisa niyo ang LCSC, 'di ba? Para diyan. Yeah. Pansin niyo, Bishop, 'di ba, yung dati noon ang kalaban natin yung may sungay, saka yung 'di ba, yung may pakpak, yung kulay itim at kulay na. Ngayon hindi na po ano. Yung kalaban natin ngayon, yung mga gwapo na buti yung na mga lang. Matatalino na kasi iba na anyo na ngayon ng kasamaan. Ano po ano, Bishop? No. Iba na ang kaanyo ngayon kaya medyo baka magalit mga gwapo sa iyo. Actually nagagalit na nga ako sa sarili ko. Nako sige. Nako, Bishop, pag-usapan po natin on our last segment. Please let's talk about the BEC, yung communities that you've managed to build, no? Ang ganda na ngayon dati ng na kasi BEC. Meron dito. Ah, meron na. So you enhance thank, and... We should thank the times when the two bishops opo. Were... First was Bishop Cabrera. Opo. Nung una... Nasaan na siya si Bishop Cabrera? Retired na po siya. Ah, okay. Tapos pinalitan siya ni Bishop Marlo Peralta na nasa Vigan ngayon, siya ang Archbishop. Mm. Ako'y pangatlo. Opo. Nung pumunta ako dito... Ay, in place na po. Ang dami may na nilang nagawa. Galing, no? Sa pagkabuo ng tinatawag nating BEC. Yung iba, tinatawag nilang ugnayan. Mm-hmm. Yung iba, tinatawag nilang bukluran. Ah, so yung po, it's a matter of names lang pala. It's not necessarily BEC. BEC, lahat yun. Pero, yung mga... Alam mo, mga templa na kailangan yes. I-adapt ng bawat lugar yes. O pari na mas may dating sa kanila yung... Totoo po. Ganun. So, we allow them. We are not naman very strict
in branding. Although we know in the whole Philippines that it's called BEC. Yes. But in the actual implementation, we allow different names that can perhaps help them understand better what BEC is. Basang mahalaga, kami nagkakaintindihan na ito'y samahan doon po sa lugar na kung saan may pagsama-sama ng mga pamilya, nagdarasal at nagpaplano kung paano pagpapabuti ng kanilang sitwasyon sa barangay na yon. So it's a small community, regularly meeting under the inspiration of the gospel, always in coordination with the church and to the priest, planning something for the betterment of their community. Yun lang naman yun. So it should be always a connection with that bigger church. So the parish is still the regular place. Of course. Regular place for holiness. But in the Philippine church, we focus on the BEC sa concrete expression nung parish na yun. Kaya napakaganda yung ginawa natin ng PCP2 noong 1991. Mm-mm. Dahil nagkaroon tayo ng... Doon po nagsimula. Pagkakaisa. Mm-mm. Ng pagtugon doon sa pangangailangan na kahit anong antas ng samahan ay simbahan pa rin yan. Amen. Maliit man o nasa parokya o nasa Roma o universal, that's the Catholic Church. Mm-mm. So yun ang magandang nakita natin na... dahil sa BEC, lalong nabigyan ng halaga ang mga taong nandun sa malalayo. Amen, Brother Amen. Dennis. Pero hindi madali po. Totoo po. kailangan namin kayo. Amen. Mm. Amen to that. Mm. At yan po yung pag-uusapan natin after the break. Ano ang plano ng LCIC sa Alaminos? Yan ang darating na tayo dyan. Sige, so mga Dennis. Brothers and sisters, wala pong laglagan. Babalik po ulit ang LCIC on air dito sa Radyo Maria, bringing Christ into your home. Nagbabalik po ulit tayo dito sa LCIC on air sa Radyo Maria, bringing Christ into your home. Grabe, ang dami natin natutunan. Mga inspiring quotes. Mga new... Nalab-nalab natin si Bishop ang ganyan yung usapan. Galing. Ang dami. Dami nating natutunan ulit kay Tatay Rick. Yeah. doon nag-umpisa yan. Sa tatay. Oo nga. Tatay nagsimula. Yan nga. Yan. Ngayon, ano naman po ang mga balak po ng LCSC dito sa Alaminos. Let's talk about the ano po yung diba, ang alam ko kasi sa Live Christ, sa movement, no? Opo. That originated from a bigger concern or movement, yes, which is the Copos for Christ. Opo. So pag pumasok sila sa isang diocese like what they did here, ang suggestion ko noon ay na sa family life kasi Copos nga. Opo. Pero nakita ko noon na lumaki na pala. Yes. Ang kung saan gumagalaw ang Copos for Christ dahil meron ng Live Christ, Share Christ, Christ movement. Meron ng pure movement. That is the four pillars na. May pillars na. Opo. So lumaki na. So teka muna, sabi ko kay Brother Jess na opo, sana makita natin ang kabuuan ng inyong ginagalawan para naman depende sa pangangailangan ng parokya na kung saan may BEC na, yes, ay dun nyo pwedeng i-share, ibahagi yung kakayahan. Depende po dun sa movement, kung pure yes, kung pure, ano po yung pangangailangan. Diba po? So, kasi, yun po ang parang vitamins po kayo, amen, ng katawan ng diocese. Na mayroong struktura na in place na po sa diocese, pero parang katawan, kailangan supplement. Kailangan supplement 'yan. So ganun po ang pagbigay linaw ko sa kung paano makatulong yung ang mga movements sa diocese. 'Yun nga po eh. You can imagine we have four pillars, no? Mm. Brother Dennis, Tatay Rick. Ang nangyayari po is we have para sa proclamation of the gospel of chastity, which is live pure. Mm. Yan po yung pinag-uusapan natin. We have proclamation of the gospel of the poor. No, kasi 'di ba, sabi nga po Bishop, we continuously evangelize the even to the poor, to the remote areas, to the peripheries, pero may pangangailangan din po yan na social relevance. Yes. So bigyan natin ng kabuhayan, bigyan Dalyan. Natin ng pagkain, bigyan natin ng shelter. Nandun pa rin yan sa four pillars. We have live the word. Yan yung
liturgical Bible study para to the level na ang bawat pamilya sa diocese natin, sa parokya natin, ay nagkakaroon ng LBS. Sila-sila, nanay, tatay, mag-asawa o yung mga anak. And of course, yung pro-life natin, yung live life. Yung advokasya ng tulad ng ngayon, di ba? Ayaw natin maputol ang samahan natin ng mag-aasawa. Hindi tayo pupunta sa ano para mag-rally. Hindi ganoon ang simbahang Katoliko. Puntahan natin, turuan natin sila kung paano i-treasure ang marriage, i-treasure ang bata, di ba? Ang bata, family life. So ganoon. Kaya napakaraming plano, Bishop, no? So pwedeng gawin ng Live Christ, Share Christ na as a movement na pumapasok sa diocese bilang karanasan namin dito sa ay ino-open yan. Opo. Depende na po sa movement kung ano ang maitulong nila sa parokya. Yan ang gagawin natin. Yun po ang ating pwedeng ibahagi sa matagapakinig na the Diocese of Palominos is open for Live Christ, Share Christ. Amen. Kaya, andito kami ulit. Nandito po kami. Sabi nyo naman namin kay Tito Jess. Siyempre, alam nyo naman ang mga kailangan gawin, kausapin yung pari, kaibiganin. Sabi ko na nga, tama. Mayroon kayong tamang dekahon na ibibigay. Pero paano nyo ipopromote yun? Yeah. Kahit na napakaganda, pero iba po kailangan pa rin yung alam mo lahat, lalo na sa kultura natin, no? Hindi yung pinopromote ang tinitignan, eh. Yung ahente. It's how you sell it. Yan po ang issue namin. Oh. Kami po, ako kasi, Bishop, di nyo po natatanong. Ahente po ako ever since, eh. Sabi ko, there's a certain training sa amin na kahit ano ang ibenta mo, I can sell a pen to you, a million deliveries. Pero one delivery lang ang kailangan mong i-practice. It's how you sell yourself. You know. Diba? You can sell anything, but selling yourself is the most difficult. Yun po yung pinakamatindi daw. Nako. Father, that's a good way to summarize what we've been talking. Yun nga po. Selling yourself. Tama. Selling yourself. Yun yung ating ipunto. Yun nga so, po. Kailangan yung lahat tayong mga ahente na ngayon ng new evangelization. And we're selling Christ. And to sell Christ, then we should also sell first our projected self. Opo. Opo. Totoo po yun. Nako. Maganda. Bitin. Napunta tuloy sa inyo ang challenge. Naka, the challenge will always be there. But you know, the power of the Holy Spirit is there with us. Kaya andyan si Lord sa amin. Sabi ko nga, basta makita lang ng tao si Jesus sa amin, okay na po yun kami. Nga, yun tama. Okay lang, okay na po yun, kami. Yun na yun. And Bishop Rick, marami pong salamat. Are so honored and privileged. A very simple but, you know, message to the listeners of Radyo Maria and to the LCSC sa buong mundo po. Please, Bishop po, a message for them. My dear brothers and sisters, especially to those who are now listening to us, thank you first for your time, and to you, brother John, Dennis, Mark, and for all those who are part of this program, I am Bishop Rick thanking all of you, and would like to encourage everybody to take up the challenge of being involved in the lives of others, and that we should not be afraid to share our time, share our talent, share what we have, share what God has given us, so that others who would like to become close to God may find hope in us. It's high time for us to go out and not to just stay in our own comfort place. Either in following the challenge of the Holy Father, even if we become messy or dirty, what's important is that we will reach out to others. Who knows, that will make us whole, that will make us complete, rather than just staying there incomplete because we don't touch the lives of others. We find life complete only when we love God by loving others.
So, with that, I assure you of my prayers as a father, tatay sa inyong lahat. Sana makita nyo rin dito sa obispo nyo na nais na magbahagi ng pagmamahal bilang isang tatay ang pagmamahal ng Diyos. God loves you so much, and that's what I'm for. A bishop for you to tell you that God loves you. Amen. 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 At dahil dyan, Bishop Rick, kami po'y nagpapasalamat muli. Mga kapatid, let us end our episode for this day sa munti at simpleng dasal. Brothers and sisters, let us put ourselves sa presensya po ng ating Panginoon. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord God, maraming salamat. You've once again experienced and show to us your love. Dito po, salamat po kanina kaming nagpabiyahe, Lord, at ginabayan nyo kami. Maraming salamat ngayong pong araw na ito, ngayong oras na ito, ang inyong presensya ay tulay po nag-uumaapaw sa amin. Nandito po kami kasama namin si Bishop Rick. Maraming salamat, Lord. Lord, we are also praying and we are so thankful for the mission that you continuously giving us sa pagtawag po sa amin at patuloy po kami ay malakas, patuloy po kami maayos ang katawan sa pagmimisyon po ninyo. We pray also for our listeners, to all our listeners sa Radyo Maria na patuloy po sa mga nangangailangan, sa may mga sakit, Lord. Sana po touch their hearts and touch their illness, Lord, at sana po maging maayos. We also pray sa aming mga nangangailangan din ng kalinga spiritually. Patuloy po, give them your love and give them your grace, your compassion, Lord. Lord, we pray also for our loved ones na sana po sila po sa mga oras na hindi namin sila nakikita ay patuloy niyo po silang basbasan din at tulungan, O Lord, sa kanilang araw-araw. Lahat po ito, Panginoon, ay dalangin namin sa ngalan ng iyong anak si Jesu Cristo kasama ang banal na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. O glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Once again, Brother John po, LCSC on air, kasama. Brother Dennis, dito sa Radyo Maria, bring Christ into your home. Magandang hapon. May God be praised. Thank you.